5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. What's up, mga titos and tites? Welcome to Crypto Live Pilipinas Panghapon Edition! Can you feel it? Ang init pagkahapon, ha? Literal na mainit yung aircon dito sa kung saan ako dito ngayon. Parang hindi kinakaya. Tita Rock, magandang hapon sa'yo. Kamusta ka? Mukhang napapansin ko pagkahapon na dadalas ang pagtambay mo, ha? Mukhang panghapon edition ka, Tita Rock, ha? Okay, magandang hapon po sa inyo, no, mga titos and titas. Well, today, second day na natin nagpanghapon. Kaninang umaga, hindi na ako nakaabot dahil nagpa-blood cam ako. May nakita ko. Nakita akong Tito Natix. Matindi. Kinuhanan ako ng dugo. Tito Natix pala. Di ba? Matindi yun. Sabi sa akin, trader po ba kayo? Habang kinukuha. Hindi, pagkatapos naman akong kuhanan ng dugo, hindi yung habang kinukuhanan ng dugo. Di ba? Okay, si Tita Rosalie. Ay, kamusta ka, Tita Rosalie? Ha? Ano, nakita mo ba? Ang blood type ko ay B. BTC. Shoutout sa'yo, Tita Rosalie. Kamusta ka? Kamusta ka? Maraming salamat sa service mo. Yan. Ay, sana maganda yung resulta. Kala mo may kinalaman. Okay. Well, hindi yung blood game ko ang pag-uusapan natin today. Dahil today, 2 days na lang, ha? Halvening na. Less than 48 hours, halvening na. Ano yung posibleng maging galawan ng presyo? Alright? Considering kung ano yung price ni Bitcoin today. Alright? So, sisilipin natin yung immediate short-term price. Alright? Okay, pag-uusapan din natin ang mga OGs daw, ha? Mas mura ang kuha ng OGs. Eh, normal naman yun, ha? Mas mababa ang presyo ng mga OGs kesa sa mga whales. Pero hindi yun ang importante. Okay? Ang importante, ano ba yung significant nun? That's one. Number two, ano ba yung presyo ng mga whales? Yan yun. Okay, kung trip niyan at naligaw lang dito sa ating tambayan, click the like, click the share, click the subscribe button. Si Tito G po ito, ang paborito niyong tito dito sa tambayan na nagre-report sa inyo. Panghapon edition tayo. Ayan, ha? Yung mga nasa TikTok natin, 10,000 likes tayo sa TikTok. Bombay natin yung like na yan, ha? Sa TikTok. Nasaan na ba yung... Alright. Ayun, yu. Malabas si Tito G sa TikTok. Ayun. Alright. Okay, tuloy tayo. Pasok muna yung mga balita.
Click the like, click the share. 200 likes sa Facebook and YouTube. Tag 200. Eh, kayang-kaya yan. Ika nga. Eh, sabi, eh, sisiw naman yan. Sisiw naman yan. Eh, yung mga panghapon edition pa ba? Sila pa ba ang hindi makakabomba ng like? Eh, sagana yung mga yan. Diba? Teka lang, ayusin lang ni Tito G itong ating mga tabalits. Alright. Okay. Aha. Okay. Alright. Pasok na natin. Teka, parang iba pa rin to ah. Alright. Okay. Ayos ba tayo dyan, mga nasa TikTok? Maayos ba ang lagay ng mga nasa TikTok natin? Si Tito Ray Lasquito, oh. Partner niya, Tita Gretchen. Oy, mag-partner pala kayo ni Tita Gretch. Aba. Shoutout sa'yo, Tita Gretch, ha? Dyan sa Australia. Kamusta po kayo? Oy, abangan nyo si Tito G. Bibisita ako dyan sa Australia. Soon. Mamamasyal tayo dyan. Abangan nyo si Tito G, ha? Masarap daw ang kape dyan, eh. May nakapagbulong sa akin, eh. Matalap daw ang kape dyan sa Australia. Titignan natin kung totoo nga ang bulong. Alright? Okay. Basa tayo. Dire-diretso tayo ngayon, mga titos at titas. Unahin. Mamaya na yung price analysis, ha? Okay, pag nasa chart tayo. So, unahin ko muna to. OG Bitcoin holders or Kingfish retain 50k cost retain 50k cost, $50,000 cost basis after buying the dip. Bumili pa to sa dip, ha? Okay? Glassnode data shows that OG Bitcoin holders or fish, yung mga yellow line daw po, no, itong yellow line na, kung makikita ninyo, no, those holding between 1 to 10 BTC. Oy, sino dito yan? Sino yung fish na dito? Meron na ako mga kakilala na dito. Pasok dito, ha? Kung yung 1 to 10 BTC lang. Alright, tama ba? Mga nando ng average price nyo, kayo mga fish, nasa 15,000. Sabihin mo na 15 to 20. Nandoon ba? Okay. So, na-retain daw nila compared to whales whose realized price is currently at 15,290. Alright. So, yung mga whales po, mas mataas daw ang kanilang presyo. Nasa 35,000. Itong mga fish, kasi most likely itong mga OGs, last cycle pa, eh. Diba? May kakilala ako dito, 3 Bitcoin ang binili last cycle, eh. Below 20,000. I think Bitcoin during that time was just hovering around 8,000, 8 to 12,000. Diba? Eh, tama nga yun. Kasi last cycle pa nagbudega. Alright? Okay, so mukhang accurate yung data na to. And again, Glassnode data, eh. Nasa blockchain po ito, eh, no? So that's one. Pero ano ba yung significance nung 15,000 na average price nila? Okay, eto po yan, ha. Anytime the Bitcoin price has touched the fish realized price, which is 15,000, ito pong cycle na to, it has marked the bottom of the market as seen in 2011, 2014, and 2018. Okay, so nakita nyo naman, halos tumama tayo doon, di ba? Sa 15,000 na mga, konti na lang, pininahan natin ng konti yung 15K. So, magandang comparison. Magandang data rin po yan, ha, mga titos and titas. Ha? So, para next cycle, magagamit natin. Next cycle, magagamit natin. Nasaan ba? Ano ba ang realized price nitong mga fish na to? Para more or less, pagka nando na yung presyo, hindi ka na kinakabahan. Kasi, marami ding na shakeout, ha, nung nag-below 20K si Bitcoin. Nung nag-below 18. Diba? Kasi may mga sumisigaw, 8K. So yung iba, imbis na mapabili, 18K pa daw, 10,000, mga kalahati pa to, sell muna. Okay, so maganda rin po ito, ano? Magandang indicator din to, ha, mga titos and titas. Okay, second, 35,000 ang average price ng mga whales. Most likely kasama dito si Michael Saylor. I think, if I'm not mistaken, Michael Saylor mga nasa 38,000 ang average price niyan. So, kung titignan nyo po, no, mga titos and titas, pag bumaba dyan ang presyo, ewan ko kung kailan, kung bababa man,
Di ba? Kung bababa man dyan yung presyo, this cycle po pinag-uusapan natin, kung bababa man dyan, eh makikita mo, sasalok itong mga whales na to. Most likely, mamimili pa itong mga to, mga titos at titas. Alright, next balita natin. Aha. Okay, teka, isa pa. Ito, last na to. BlackRock was tipped off about high inflation. US Bitcoin uses Bitcoin to hedge. Aba, nabigyan pa ng tip pa. Kung sino ba nga naman? Siya pa nabigyan ng tip, ha? Mga titos and titas. BlackRock received inflation data in advance. Bloomberg obtained records showing frequent communications from the BLS economists about US inflation, specifically within the shelter and used car categories of the Consumer Price Index or the CPI. These exchanges reveal that the economist gave detailed insights to select group he called my super users. This info gave traders a massive edge on their bets. Okay. The discovery... Teka. Okay. This is strategy... Okay. Paano yung sinabi doon? Uses against inflation. Okay. Sinabi ni Larry Fink, ha, ng BlackRock. I'm very bullish on the long-term viability of Bitcoin. That surprised me how much that's gone up. We are creating now a market that has more liquidity, more transparency, and I'm pleasantly surprised, and I would have never predicted it before we filed it, that we are going to see this type of retail demand. Okay? Mga titos and titas. Naging, actually si Larry Fink, dati ayaw naman ito ng Bitcoin eh, no? Tapos nauna pa nag-apply. Alright, okay. Two things na mga titos and titas. Ako, hindi mo na kailangan ng tip na, for me ha, na about inflation. Even last year, tayo nga, ordinaryong analyst na nandito lang sa ledgi-ledgi eh, di ba? I was telling you, di ba? Yung inflation natin will remain high and interest rate will remain high for a long period of time. That is why nung December, hindi ako nagbubunyi eh. Ang dami nagbunyi na, magkakat na Federal Reserve. Diyos ko po. Naku po. O yun, hanggang ngayon, hindi pa nagkakat ng interest rate. Ang Fed. Di ba po, mga titos and titas? Okay. So that's the reality eh, no, mga titos and titas. Kasi pag makikita mo yung data, most likely, pag in-interpret, mukhang matigas tong inflation na to. Pero, eto po ha, ako I will agree, no, na hindi lang naman si BlackRock ang gumagamit po ng Bitcoin as hedge against inflation. Alright? Kasi, kung inaral nyo po yung Bitcoin, at binalikan nyo yung mga previous cycles niya, alright? Everything looks cheaper when you compare it sa Bitcoin price. Alright? So, meron akong isang webinar. I think yung intro to crypto. Okay? Meron po akong webinar sa titovlogs.tv. I-share ko lang po sa inyo. Ha. Ito po. Itong intro to crypto para dun sa mga bago lang dito. Hindi pa napapanood dito. Ito. Yung Bitcoin as prime digital property, yan pong topic na yan. Pinakita natin dun yung how inflation is robbing us. Okay? Bakit? Kasi if ang hawak mo is peso or fiat or US dollar, magugulat ka, pakunti ng pakunti, yung nabibili mo, paggagamit mo po ay US dollar. Pero, kung Bitcoin yung hawak mo, sabihin na natin, ha, okay, yung mga pumasok last cycle or yung mga pumasok early this cycle, most likely, kung ang average price mo was 35,000, 40,000, sabihin na natin, ang tagal po nag-hover doon ng price, ha? Diba? Everything looks cheaper kung Bitcoin pang bibili mo. Kasi magkano na Bitcoin ngayon? Nasa 60? Whereas, kapag ka po, US dollar, pamahal ng pamahal because of inflation. So ngayon, ginagamit siya as hedge against inflation. So you store your wealth in Bitcoin. Yes, it's volatile, ha? Especially kung ngayon kayo papasok, it's volatile. But, ang ginawa po natin dito sa Tambayan, and we encourage everyone, even before, no, na mag-DCA, dollar cost averaging.
use DCA. You'll never go wrong with DCA. Proven na natin yan even sa PSE pa eh. Alright? Ang mga madadali lang dito, yung ayaw na nga mag-aral. Ayaw pa mag-DCA. Yung pagka bumili, feeling niya maiiwanan siya, nafo-FOMO, right? O kaya pagka bumaba naman, nasi-shake out kasi naka-all-in na. So if you do your regular DCA, and we'll be telling our Patreonatics since 2022, just to buy Bitcoin, every single month, religiously buy Bitcoin, hindi ka na namang problema ngayon. Tignan niyo po yung mga OGs. Asa si Tita Jice? Nandito ba? Si Tita Rock! O yan na lang, si Tita Rock. Yung OG natin dito. Wala ka na problema kahit saan pumunta yung presyo. Ang layo na niyan kung nag-DCA ka. Ngayon, if you did not know that, na nag-all-in ka, nag-antay ka muna pumasok si BlackRock. Okay? Dahil ay, baka yung ETF, baka hindi ma-approve, hindi mo na ako papasok. Inantay mo si BlackRock. Di ba? Ngayon, kinakabahan ka, tas naka-all-in ka. Alright? And alam nyo po, no, yung mga nagdi-DCA, hanggang ngayon, nagdi-DCA yung mga yan. Di ba? Naging ugali na nila mag-DCA. Tama ba ako doon, Tita Rock? Okay, tama ba ako doon? Okay. Yan ang mga balita natin, mga tito sa titas. Magko-commercial lang si Tito G sa pagbabalik natin. Sagutin natin ang mga tanong nyo. Silipin natin din, ha, yung mga coins. At syempre, ano ang pwedeng maging price action ni Bitcoin pagdating ng halvening? Sa pagbabalik po yan ng Crypto Live Pilipinas. Pakibomba muna yung like. And we are back, mga titos and titas. Welcome po sa ating final set, syempre brought to us by Bybit. Alright, Token 2049 Crypto Fest, 100,000 USDT awaits. Alright, so ito ha, ito po mga titos and titas ha, yung mga wala pang account sa Bybit or sa crypto, pwede naman kayo mag-open ng account sa Bybit kung gusto nyo ng active trading. Okay, marami pong pumapasok, especially newbie. Ang gusto kagad pagpasok dito, leverage, futures. Okay lang po yan. Walang problema. Gusto mo mag-futures, okay lang yan. Pero, mag-demo account po muna kayo. Ayan po. Okay. Demo trading muna habang nag-aaral. Kasi, okay, para libre yung tuition fee mo. Kasi, I'll guarantee you, pagpasok nyo po sa crypto at inuna nyo ang futures trading nang hindi kayo nag-aaral, wala kayong experience, sigurado, talo kayo.
100% garantisado ubus ang pera ninyo. Okay? Sigurado po yan. So ano po gagawin? Mag-open ng account, mag-demo muna habang nag-aaral. Okay? Hindi naman, wag nyo mga daliin yung pagkita. Hindi humawawala yung market. Okay? Mauubos ang pera nyo rito, pero yung market nandyan pa. Diba? Nakikita nyo liquidation kaliwat kanan. So if you're not going to study, patay tayo dyan. Okay? Nakakaiyak daw, sabi ni Tito Octavio. Ipit. Sino na ipit? Ano nangyari? Sa Xness, pwede ba mag-trade Forex or crypto lang? Sabi ni Tito Celso. Xness po, speaking of Xness, we're using Xness to trade gold. Meron din po dyan crypto, may Bitcoin, may Ethereum, and other pairs. No? Check out nyo po. Yung link ng website ng Xness nasa bio natin at nasa description ng video natin. Okay? Diyos ko, Tito, umutang ako ng 20K. 9K na lugi ko. Akala ko, pag halbining tataas, sabi Tito Boy, naku, Diyos ko po. Yung pa, isa. Tito Boy, tamad. Lika nga dito. Lumapit-lapit ka nga muna rito. Hindi, ganito po. Huwag nyo na pong pangutang. Kaya nga sinasabi natin, di ba? Huwag nyo na pangutang. Kung gusto nyo mag-aral, mag-demo trading kayo. Sa Xness, may demo din. Alam nyo, pagka natutunan nyo po, no, itong trading na skill, ha? Okay. Magkaiba kasi, may investing talaga yung kinagawa natin. Ginagawa namin nila Tita Rock, no? Na nagbubudega lang. DCA. Okay? Quality coins. Alright? So, yun yung budega. That's position trading. Okay? So, para siyang, it's for the long term. Bili ka lang ng bili. You understand the macro. You understand the cycle. Just keep on buying. Keep on buying. Okay? Iba yung active trading, yung short term. If you're doing futures, you're doing leverage, yan po yung short term. So, kung madedevelop mo ng tama yung trading skill na to, okay, this will reward you para magkaroon ka ng pambudega. Again, kung madedevelop ng tama. Kasi kung hindi mo madedevelop ng tama, wala rin eh. wala naman pong bagay na magaling ka kagad pagpasok mo eh. So, kailangan nyo pong aralin siya. Right. Sample. Okay, ito. Yung mga magagaling na trader dito sa atin. Ayun, ako may mga sniper dito. Ito, yung mga nasa Discord natin, si Tita Faye. Oh, ayan oh. Gold lang binabanata natin ha? Sa active trading po. Kami dito sa para doon sa mga bago lang, alright? Gold. Gold lang binabanata natin. We're using Xness na platform. May demo din diyan. So pwede kayo mag-demo muna. Ayan, si Tita Faye, nagsimula ba 'to magaling kagad? Hindi po. Nagsimula ba kami dito sa gold? Alam na ba kagad namin yung mga lot size, etc., di ba? Hindi rin po eh. Pero, inaral namin siya. Nag-demo account po kami. So, yeah. Marami dito. Yeah, mga makikilala nyo dito sa Discord natin, ha? O, yan po. Sino to? Si Tito Boom. Si Tito Boom Go. O, ayan. $438 profit, no? So, ito yung active trading natin. Sa crypto, bodega tayo. Alright? So, yan. Ito yung trade natin today. $68.88 at saka $49. Nakalabas ng buhay kagabi. Ginabi ko kagabi. Grabe yung trade ko kagabi. Ang haba ng biyahe ko. Hanggang inabot ako ng US market kagabi. But, ang ganda na experience. Ang ganda na experience. Alright? Morning from Italy, sir. Ayun, si Tito Bone 33Z. Ano to? 2021 ako pumasok sa crypto. Try mag-spot tapos futures trading pero na-realize ko hindi siya para sa akin. Kaya till now, bodega na lang. Awa ng Diyos, nakikita ko nagbubunga. Oy, palakpakan natin to. Okay, ang ganda nun eh. No? Ang ganda po nung sinabi nyo na yun. Tama yon. Kasi, Tito Akshay Sharma of Switzerland. Oy! Welcome back! Na-miss kita, Tito Akshay, ha? Alright? Tama po yun, eh. Kasi dito, kahahanapin mo talaga kung anong klaseng trader ka. Okay? Magbubudega ka ba? Para ka ba sa budega? Para ka ba sa active trading? O can you do both? Diba? Can you do swing trade? Marami po, eh. So, saan nyo matututunan yan? If you go to our website, titovlogs.tv, isa yan, yan pa lang pag-aaralan nyo na eh. Di ba? Yun pa lang aral na eh. Nandito po yan, cold hard truth at saka practical charting. Will teach you, marirealize mo, ay para pala ako dito. Ito pa lang ginagawa ko, position trade. Yung mga nagbubudega po, position trade yon.
may mga nagsuswing, yung buy low, sell high, di ba? Meron namang active trading, yung mga nasa futures na mabilisan lang. The problem is, if hindi mo alam kung anong klaseng trader ka, mamaya nagfu-futures ka, tapos ang trip mo position, di ba? Yung gusto mong hawakan ng pagkatagal-tagal, eh hindi pa pwede. Hindi pa pwede yun. Di ba? Pagka sa futures. So, alamin nyo po yun. Yun ang basic eh. Alright? So, katulad po, no? Katulad po ni Tito Bone, na-realize niya na, hindi pala ako pang futures. Mas okay na pala ako, magbubudega lang. Ayun, kumikita na ngayon. Kasi pagka hindi nag-match yung skill doon sa gusto mo, okay? Doon sa gusto mong gawin at wala kang skill, nakalipad na po yung merkado, ikaw puro talo pa rin. Kasi mismatch eh. Diba? Even in employment, even in business, okay? Even in love, sa love life, diba? Pagka hindi po match, okay, yung trabaho dun sa skill ng employee, wala mangyayari. Babagal ang trabaho, babagal ang productivity. And then yung employee na i-stuck din, hindi na po promote kasi hindi match yung skill. Ganon din sa mag-jowa, di ba? Pagka hindi kayo match, walang spark. Ano mangyayari? Maghihiwalay. Similar to trading, ha, mga tito sa tita. So, alamin nyo po yon, develop the right skill. Alamin nyo kung ano yung talaga yung gusto nyo rito sa merkado na to. And magugulat kayo, katulad po ni Tito Bone. Nagbubunga. Magbubunga yan. Follow for more, Tito Moves! Yun! Okay pa paano? Tapos na tayo. Ano po yung bot na chart kanina? Sabi ni... yung bot po natin. Meron kasi tayong ginagamit na trading bot sa Xness, ha? Sa gold po ito. Alright? So, yan. Ito po yan. Nandito. Sana ba yun? Baka nakita nyo sa Discord natin. Ito po. Yan. Si Tipar. Ang tawag natin, Tipar. Tito Price Action Robot. Alright? So, ito. Pero hindi siya all 100% automatic. Pero kanina, mabait siya. Ayan, oh. Mabait siya kanina. Yung mga $3, puro entries niya. Yan. Yung 0.03, puro entries ng bot. Yan. Walang ipit, eh. Nakalabas lahat ng buhay, eh. Yung mga 0.03. Alright, marami yan, maraming entry kanina yung bot, no. Pag naiipit, rescue si Tito G. Kaya semi managed po ito, hindi siya 100% pinapatakbo natin, hindi ganoon. So mina-manage natin tong bot na to. Alright? Tito, paano sumali sa Discord? Pagka po kayo ay nag-avail nung Tipay. Okay, yung Tito Price Action natin, indicator. Asan na si Tipay? Ito po. Tipay. Sana si Tipay? Yan. Pag nag-avail po kayo nito, may kasama po yan na regular Discord access. Kung nasa TikTok kayo, I suggest sa TikTok shop na kayo kumuha para makakuha kayo nitong keychain, no? Papadala po sa inyo yan kasama yung access. Alright? Kung nasa TikTok. So, makukuha nyo yung indicator, makakapasok pa kayo sa Discord natin. Yung public Discord lang, ha? Yung regular Discord access. Yung public, makakapasok po kayo dyan. Pero meron pa tayong VIP, so iba pa yon. Alright? Pwede ka ba kapag nasa US, ito, Supanika! Hindi, ang Xness po, hindi na, alam ko, hindi pwede sa US. Okay? Alright? Ano po yung Tipay? Advisable ba siya sa newbies? How much yung capital? 700 peso futures? Good na po kaya? Ganito po. Alright? Pag newbie, again, pag newbie, mag-aral. 700 pesos na capital for futures, to be honest, hindi po. Okay, kulang po yan. So, I highly suggest, hindi naman kailangan ng capital para mag-aral eh. Okay, dahil nga po may demo. So, hindi mo problema yung capital. Kung gusto mo matuto, mag-demo account ka lang muna. Tapos, saka ka mag-ipon. Pag ganito po yan, ha. Okay, si Bunsoy ko, tinuturo ako mag-trade, pero siya gold ang pinatitrade ko na sa kanya. O, rally mo tong gold, ito yung Tipay. Okay, tinuruan ko kung paano mag-sniper. Pero he's using demo account. Alright? So, hindi niya kailangan ng pera. Ngayon, kapag ka, naging profitable siya, at nakita ko na kaya niya na, dito ko saka ko siya bibigyan ng pondo.
di ba? Kasi kailangan niya i-experience yung market eh. Eh kung lagyan ko ng pera kagad yan, walang experience, ano mangyayari? Lusaw ang pera ko. So ganun din po kayo. Di ba, hindi kailangan ng pera para mag-aral. May demo account, okay? Aha. Tito, nag-avail na Tipay kahapon si Tito Conan Odogawa. Alam niyo, pag nag-avail po kayo ng Tipay, panoorin niyo po yung video. May link po doon kung saan po kayo magpapadala ng TradingView account niyo para po maipadala yung Tipay sa inyo. Tito, ano po mga kasama ng Tipay para mag-work siya? Wala, yung Tipay lang po. Ay, teka, ganito po. Okay, teka muna, Tipay lang po. Mali yung sagot ko. Okay, ganito po. Kasi po, yung Tipay is just an indicator. Okay, so dyan sa Tipay na yan, may mga, syempre tinuro natin kung paano ginagamit. Tapos nagturo tayo kung ano yung mga pwedeng setups na hahanapin mo. Marami pong klase, pero few setups nilagay natin dyan. But, hindi po yan sapat. Kasi kailangan mong aralin. For example, you're trading futures. Kailangan mo nito. Yan po, grinding the futures. Kasi dito diniscuss natin gaano kalaki dapat ng portfolio mo ang ilalagay mo sa futures lang. Maximum. Okay? So kung hindi mo rin alam to, may Tipay ka, maliliquidate ka. Kaya nga sabi ni Tito Pogs eh, dun sa isa natin kasama na nasa Discord. Diba? Pag nakikita niya dun, Tito, mali yung ano mo, combination ng position size and leverage mo. Pumasok ka, wala sa support. Naglong ka, wala sa support. Diba? So dito po yan, ito po mga courses natin dito, yung practical charting. Ito, mga basic lang po yan eh. Basic support and resistance, matututunan nyo dyan. Pero kung alam nyo na yung basic, hindi na kailangan to. Kung hindi nyo alam yung basic, kailangan nyo po mag-practical charting. So yan po yung mga dapat kasama ng Tipay. San maganda mag-demo? May demo po sa Bybit, may demo din sa Xness. Tito, possible ba tayo pumasok sa bear market sa halvening? Based on history, hindi po nangyayari yon sa history. Alright? But anything is possible. Okay? So just have to be ready. Pero kung titignan ninyo yung mga pangyayari, ganito lang po kasi ako mag-analyze. Napakasimple lang naman, di ba? Halvening cycle, nakita natin yung mga previous halvening, hindi naman talaga nag-bear market. Okay? So after the halvening, months after the halvening, akyat ang presyo. Right? So that's one. So meron ka ng bias na hindi ito mag-bear market because of that. Number two, the ETF, pasok sila BlackRock. Right? So may mga bumibili ng Bitcoin. So that's number two. So ngayon, ano yung posible na reason para mag-bear market tayo? Yung Israel and Iran war. That's one. Number two, utang or debt ng US. So, pwedeng mag-collapse yan. So, pwedeng hilaw, mag-bear market tayo. Kasi that's global eh. Diba? So, walang kinalaman yung kahit na nag-halvening, kahit pumasok sila BlackRock dyan. Pag nagkagera, panic lahat yan. Everybody wants to sell. But mind you, we've seen this. Mga tito sa titas, ha? Pagka nag-panic sell, these guys in a BlackRock will just grab all your Bitcoin. Alright? Yung mga OGs will just grab all your Bitcoin at a cheaper price kapag ka nag-panic sell. Nangyari na po yan nung COVID. Follow for more Tito Moves! Okay, eto, pakita ko sa inyo, ha? Okay. Baka sabihin nyo naman, kwentong barberos dito. Makita natin sa inyo, ha? Puntahan na natin to. Asa na ba? Asa na ba yung si Bitcoin dito? Ano na ba si Bitcoin ngayon? 45 na ba? Ang tagal, 45 dito. Sa 40. Ang tagal naman mag-45 dito yan, no? 49 pala, hindi pala 45. Okay. Pakita ko po sa inyo, ha, mga titos and titas, ha? Alam nyo yung nangyari nung COVID? March 2020. Right, March 2020. Ito po yan, February, March. Okay, look at this, no? February and March. Ito pong tatlong kandila na yan. Look what happened. Diba? Lockdown buong mundo. March 2. March 3. Second week ng March, no? Lockdown buong mundo.
boom, panic selling lahat ng Bitcoin holders, stocks baba. 'Di ba? Warren Buffett bili ng mga stocks. Sale. Eh. After mag-panic sell ng lahat, ayun na. Look what happened during the COVID pandemic. During pandemic. Okay, Bitcoin halvening, ito po 'yan, May. Ito po yung Bitcoin halvening. All right? Natulog lang yung presyo, May, tulog yung presyo. And then after that, we broke out October. Recorded all new high. April 2021. That's almost 1 year after na nag-capitulate, diba? After mag-panic selling ng lahat, oh, bumalik sa 3.8 ang Bitcoin. Ayun. Okay? You know why? Kasi po, yung mga nakakaintindi, alam naman nila na, eh, wala namang magbabago eh. Diba? Bakit? Are you safe pag hawak mo fiat? Kung magkagera? Safe ka ba kung fiat? Are you sure na hindi bababa yung value ng fiat mo? Alright? So, kung naintindihan nyo po, yung binibili nyo, eh, hindi ka magsasama doon sa panic. Kapag ka po kasi hindi mo naintindihan, sigurado panic 'yan. Eh, dito na lang eh, may nagsasabi, ito na lang, balikan na natin 'to. Ito na lang po, no? Crash na daw 'to. Oh, ganito pa lang 'yung binaba, ha? From 72 to 60. Crash na po 'yan. Eh, hindi po po 'yan crash. So obviously you don't understand. All right? Oh, balikan na natin, ito na 'yung chart ni Bitoy. Nalaglag na tayo dun sa box. We are holding this area, no? Yung 61,000 level. Nag-dip tayo ng konti, pero yung 59, pero hinugot din. Alright? Ano ine-expect natin na price action, alright, na price action ni Bitcoin sa halvening? Isin ko to, ha? Ako judging dito sa ginalaw na po ni Bitcoin nito. Nito, ha? Okay, judging dito. Kung nasan po yung price ni Bitcoin ngayon. Meron akong tinitignan na possible na rally. Okay, rally lang po, ha? Okay. Probably towards 70K ulit. 69, 70K ulit. Isang ganito ulit. Alright. Okay. Kasi ganito lang po yung ginagawa ni Bitcoin, eh, no? Okay, so nandiyan ka na ulit sa bottom, so pwede itong ulit mag-rally. Pabalik dyan, tapos balik na naman po ulit. Alright? Yun ang maganda kasi nandito tayo sa halvening. Kung nandito tayo sa halvening, ito yung price natin sa halvening, yung 74, most likely will collapse. Okay, ngayon nandito ka sa support eh. So technical-wise, most likely will see a rally. Okay, maybe after the halvening. So yung iba are looking at a possibility na sell on news, 'di ba? Usually po based sa observation natin, ha, ang sell on news nangyayari, all right? Nangyayari kapag ka yung price continuously goes up. Okay, goes up and then lumabas yung news. Paglabas ng news, baba. Ito po kasi nakatambay na. Tumigil na yung price at bumuo na siya ng range. So yung sell on news, most likely factored in na dito yung news sa range na yan. Follow for more, Tito Moves! Okay! Tito, what do you think of XRP? May pag-asa ba ma-recover? Okay, so yan po yung short term, ha, na tinitignan natin. Ha. So, nandun pa rin tayo, ginuhit natin, matagal na yung yellow line na yan. Nandun pa rin tayo sa support area. Teka, clear natin yung iba. Okay. Balikan natin to si Bitcoin. Long term, after the halvening, ito yan, pinakita ko na po sa inyo kanina, no? Consolidation. Okay, oy, like muna. Sabi nga ni Tito Johnny Bangkoro. Ilan na ba yung like natin, Tito Johnny? Mukhang nagkakalibangan dito. Tito, what do you think of XRP? May pag-asa ba ma-recover? Natrap kasi ako long time na. Sabi ni Tito Moody, yung alts, hindi ko naaral yung XRP, but I have some. Okay, meron ako, bet ko yan on the BRICS narrative, si XRP. I have some, pero hindi siya ganun karami. That's part of my portfolio. Kakabili ko lang, lugi rin. Okay? So, maybe kung
mag-iikot yung flow sa narrative na bricks, no? Rally nyo po yun, pwedeng yung XRP. O kaya, usually si XRP kasi pagka yung may kaso, nanalo sa kaso, may good news, doon pinapump. But, kung may pag-asa pa, aakyat ba siya? Hanggat hindi nag-all-time high or nagbe-break ng all-time high si Ethereum, most likely, ang mangyayari, nandyan lang yung alt sa ilalim. Hanggat hindi nagbe-break ng all-time high si Ethereum. Okay. Restricted daw, sabi ni Tita Heidi Mama. Oh. Algorand also breaks narrative. Algo, yes, I think. Yeah. Algo, yes. Tito Lucky Aki. Alright. Okay. Magkakapag-recover po ba lahat after halvening? Oy! Hindi po lahat makaka-recover after the halvening. Okay. Yun na, sigurado dyan. Hindi po lahat makaka-recover. Hindi lahat ng altcoins. Kaya napaka-importante na yung hawak ninyo, okay, yung binubudega nyo, naiintindihan ninyo. Kasi otherwise, baka ma-stuck ka. Kaya ako, ito po, mga tito sa tita. Kaya ako na, alam nyo sa PSE, position trader ako. Kasi sa PSE, nasubukan ko na halos lahat. Kumbaga, napag-practice ko na lahat sa PSE. Nag-momentum trade ako dyan, yung short term. Okay? Nag-swing trade ako dyan. Yung medyo, you're gonna buy on Monday, you hold it for 2 weeks or 1 month and then you sell. Na-try ko na yan. Nag-long term din ako dyan. Okay? Yung buy and hold. Buy lang tapos hold. Okay? Tapos nag-position ako yung nagbubudega DCA. Alkansya dun sa mga inaral ko. Alright? Sa PSE, that worked for me. Yung position trading. Kasi wala masyadong price action sa PSE. Pagdating ko ng crypto, nag-work pa rin siya. Ginamit pa rin natin. The same strategy, the same playbook. Buy Bitcoin, bodega Bitcoin, some of the alts na naintindihan natin. Alright? Pero dito, medyo mas marami ka kasing mga altcoins na kinonsider. So, nag-create na ng portfolio. So, may mga weight yung bawat alts and Bitcoin. Alright? Yun nga lang, okay, ma-action kasi itong crypto. Alright? So, that's why we decided to be an active trader sa crypto. And now, we move to Forex. Okay? We move to gold. Yun yung nakafocus tayo sa active trading natin sa gold. Kasi yung gold, okay, speaking of gold, eto na, papunta na tayo. Alright? Okay, papunta na tayo sa gold. Asan yung XAU? Okay. Uy, 280 na, lumipad. Oh. Alright? Tignan nyo po yung galaw nito, ha? Alright? Explain ko sa inyong lahat. On a shorter time frame, lagi lang ito gumagawa ng V, W, ganun lang eh. Katulad kanina po, no, mga titos and titas. Yung bot, explain ko sa inyo itong trade na to, ha? Para sa mga nakikinig. Alright, asan na ba to? Ayan, yung mga $3 na trade na yan. Ito yung bot kanina, yung mga $3 na trade. Kita nyo yung bot, puro buy yan. Puro buy. Yung 0.03, no? Yung 0.03, puro buy yan. Alright? Itong 0.20, ako po yan, manual, sniper yan. Ni-snipe ko pagka nandun sa sniper zone, tapos mabilis ang TP. Okay, that's manual. Ito bot, 0.03. Ang gamit natin na time frame sa bot is 1 minute time frame. Okay, 1 minute time frame. And, ito po yung tipay, ha? Okay, tipay pero naka-automate. Ang ginagawa po nung robot natin, inon ko siya kanina, ang mga pagdating ko galing ito. Inon ko siya kanina ng mga dito somewhere here. Alas GC yata. Somewhere here or dito. Okay? Inon ko siya. So, ang ginagawa lang po ng bot is every time may triangle, magbabayan, buy, okay? Buy. Ang TP niyan, $1. Pag umakyat ng $1 from his entry price, magti-TP yung robot. Right? So, katulad po nito, may triangle, pumasok yung robot, ipit to, hindi to naka-TP. Right? Ito, pumasok, most likely, ipit din to, hindi to naka-TP. Ito, ipit din. Hindi, ito, naka-TP, umakyat. So, naipit. Ito, pagpasok niya, naka-TP. Umakyat dito, na-TP. Ito, ipit pa siguro to noong time na yan. Pero lahat po yan, may mga ipit siya, pumasok dito, pagdating dito, tipit po yan lahat, na-tipi yan lahat ng robot. Right? Similarly, ganun din, no? Pasok si bot, tipi. Pasok, tipi.
Pasok, TP. May mga naiipit, of course. Ito, katulad nito, pumasok dyan, bumagsak, naipit. Alright? O yun, palabas na yan ngayon. Pero naka-off na yung bot natin eh. Alright? So, palabas na po yan ngayon. Makakalabas na yan kung naipit yan. So, ganyan lang po. The bot is following the green cloud sa 1-minute time frame. Is buying pag may triangle, tapos selling $1. Ganong kaliit lang. Alright? So, katulad po nito, 0.03 lot, we're regaining $3 every $1 move ng gold. Okay? So, kapag ka po, nag-change na yung cloud na yan, naging red, okay? Naging red, yan po. Pa-short ka naman. Short naman ang papasukin ni bot. Alright? Pag naipit si bot, Tito G, to the rescue. Okay? Halimbawa, lumayo masyado. Okay, papasok na si Tito G, yung mga snipers natin, papasok na yan doon sa mga sniper zones. That's why we are identifying yung sniper zones. Alright, follow for more Tito Moves! Okay? Okay? So, ganun po siya. Kasi I realize, walang 100% na bot na, halimbawa, on mo lang. Tapos, limpak-limpak. Kung may ganun, edi ang dami ng, diba, tiba-tiba dito. Kaso wala pong ganun eh. So, you have to manage it. So, kaya kailangan, marunong ka din mag-trade. Pinasimple lang ng robot kasi instead na babantayan mo yan, kada milalabas sa triangle sa 1 minute, papasok ka tapos magsiset ka. Ba, hindi, on ko lang yan. Bahala na siya. Bahala siya magpaipit. Okay. Naipit siya. Ako nang bahala naman sa kanya. Kahapon, pinalo ko. Hindi ko na magulpi kahapon. Pinuyat ako kahapon. Okay. Naabot ako na alas 9:30 yata kahapon bago ako nakalabas. Nahirapan ako kahapon sa trade ko. Alright, so there are days kahapon na medyo challenging yon. There are days na easy. Most of the time naman easy. Katulad kanina, tapos na tayo mag-trade. No? Pero there are days na challenging. But alam nyo sa trading, yung mga days na ganon, yun yung nagpapatibay sa'yo eh. Doon mo nakikita yung nade-develop yung composure, di ba? Even if ang tagal na naiinip ka na, okay? Di ba? Nandun yung composure, buo ka dapat eh. Even kinakabatutan ka na, di ba? Kasi the market will always trick you. The market will, kaya kailangan mo nung maging kalmado, you have to be calm, you have to be composed, and you have to be confident. Para pag binubuhusan po na ganito, eto, di ba yan, no? Pag buus na ganyan, imbis na nagka-cut ka dyan, bumibili ka. Why? Because ayan po yung sniper zone. We identify this as the sniper zone. Diba? Itong area na yan. So, ayan, ganyan lang po ang galaw ng gold. Kaya we like gold. We like trading gold there. Eh. Okay, V. Right? Okay? Ito po, akyat. Baba. Akyat. Ganun lang siya. Ganun lang siya. Okay? If you like to trade gold, we're using the platform of XNES. Alright? Using the platform of XNES, nasa description ng video natin, nasa bio natin, yung link, okay, ng XNES para diretso na kayo sa website nila. Sa GTF, may Tipay free 7 days. Alam ko sabi. Tito, nagana po ba Tipay sa free demo ng TradingView? Yes. Opo. Hindi nyo po kailangan mag-subscribe sa TradingView if you're going to use Tipay. Gagana po yan kahit free. Alright? Okay. Available na po ba na ba copy trade? Yes, available na po, but mukhang malapit na maubos yung slot natin. Ha? Para nasa mga nasa front seat lang yan, patreon.com/titovlogs. But I don't think, baka hindi na makaabot eh. Mauubos na. We opened it this weekend lang. Mauubos na po yung slot natin for that. Baka hindi na makaabot. Okay? Pero try nyo po. Try lang. Ha? Not guaranteed. What's good if you're in Patreon, patreon.com/titovlogs, even if walang tipar, you get tipay. Kasi kasama sa benefit ng mga Patreonatics yung Tipay. Ito po, yan, kasama yan. Alright? So, madaming benefit sa front seat. Patreon.com/TitoVlogs yan. Great investment, first time here, Tito. Regards from Maryland. Oy, Tito, Endless Mining, kamusta po kayo from Maryland? Hindi ba dyan yung malapit yung Maryland at saka yung Baltimore? Okay. Natatandaan ko yan, yung Maryland, tsaka Annapolis, Baltimore. Hindi ba? Yung Baltimore, yung may binubungangga. Okay, kamusta po kayo dyan, Tito? Endless Mining. First time daw dito. Welcome kayo sa tambayan. Tito, gusto niyo po ba ng milk tea? Milk tea talaga, inalok eh. Okay. Aha! Tito Vlogs, any idea kung bakit same lang po yung chart pattern ng BTC sa lahat ng altcoin? Because,
hindi naman sa lahat, no, but majority, pero pag zoom out mo, okay, most likely halos parehas, because BTC ang nanay, yung altcoin sumusunod sa galaw niya. Okay, not exactly at the same time, but most of the time, okay, minsan delayed ng konti yung alts, pero halos lahat yan. So kaya that's why we love yung ano eh, we love yung technical analysis eh. 'Di ba? Kasi nga po, pattern lang 'yan. Maintindihan mo kung paano yung pattern. Okay, ito po yung mga result ng mga nakaintindi na ng pattern. Yan po, katulad tayo, nag-actively trade tayo si Tita Faye. 'Di ba? Sino pa yung mga tumiba-tiba rito kahapon? Ang daming tumiba kahapon eh. Oh, si Tito Bumgo. Ito ako kahapon, no. Oh. Yesterday I lost $59. Sa isang account, I have two accounts kasi sa Xness. I lost 59 do sa isa 300. Ay, kwento ko 'to, maganda kwento 'to. Yung mga nagte-trade ng gold, ah. Ganito nangyari sa akin sa Xness sa trade ko kahapon sa gold. Itong gain po ng $300, this is MT5. Ito yung hindi ko pinapakopy kasi MT5 siya. At yung leverage po nito is 2000x. Okay? Yung copy trade ko, ang allowed lang kasi pag copy trade is 200x. You see the difference, no? 2,000 tsaka isa 200x lang. So you know what happened? Bakit yung isa halos same ang pasok nito, ha? May bot, may manual ako, halos same yan. Pagka nilalaro ko yan, halos same. So dalawang account tinitira ko. Okay? Ang pinagkaiba po is doon nagkatalo sa leverage eh. Kasi nung time na ito po, yan, yung negative 199, yung 0.5 na yan. Okay, yung 0.5 lot na yan. Meron din ako dito yung 0.5. Hindi na lang siguro. Ito, siguro ito yan. 283 ba yan? 282, yan. Halos yan. Yan. Ito po, kikita nyo yung 0.5 yan. 283, tsaka 282, no? Yan. 282.7. So halos, di ba? Yan yung nasabay kong pinasok. Pagpasok ko, binuhusan. Nakalong ako, binuhusan. Alright? So, anong nangyari? Bumababa. Nakikita ko yung margin level. Dun sa MT5, since it's 2,000x na leverage, yung margin level ko was mga nasa 1,500 pa. So sabi ko, confident ako eh. Bumababa, binubuhusan. Okay lang yan. 1.5 pa yung margin level ko eh. Pagtingin ko dun sa MT4, since 2,000x, 200x lang yung leverage niya, pagtingin ko ng margin level ko, 150. 150 yung margin level ko. Oh, sabi ko, nako, dun ako nag-safety. I cut this at negative 199. Okay? Only to find out. Kasi alam mo, pag nandun na, binubuhusan, no? Yun eh. Pag kinat ko negative 199, sabi ko, baka mamaya maliquidate yung buong account eh. Alright? Kasi bumaba yung margin level ko. Ito hindi ko kinat. So look at this one, no? It gained 69 kasi umakyat eh. So yun yung difference. Kaya this one gained 300, the other one lost 50 times. So importante yung ano, no? Kumbaga, worst case scenario, ang ganda talaga pag mataas yung leverage mo eh. So, of course, hindi yan mag-work for everyone, ha, mga tito sa tita. So, kaya kailangan, lahat po yan experience. No? Lahat po yan experience para makasurvive kayo dito. Alright? Tito and Gigi, saan po yung link ng Patreon? Patreon.com/TitoVlogs. Nasa description din ng video natin yan. Okay? Tito, pwede, saan po pwede magpunta para makapi? Patreon.com/TitoVlogs po, pero hindi po guaranteed, ha? Hindi po guaranteed. Again. Baka mauubos na yung slot natin dyan, alright? Ayun, oh, sino to? Sino to, Money Magnet, oh? Maraming salamat, Tito Vlogs. Naka-DYM na ako. Strat ko lang, waiting ng trend pataas man or pababa. Pa, parang spaghetti to, ha? Pataas or pababa ang buhos. Iwas sa forced trade and minsan pag sure ka sa buhos, nagtataas ako ng lot sa isang entry. Pero di palagi. Dahil busy sa work, kaya sundot lang ng pag-trade, may bigay na matibay na confluence sa bayrekta pasok ng setup. Minsan 3 trades lang, lalo pag naiiwo. Okay. You see the skill? Okay. Once na matutunan mo to,
forever na po yung skill na yan sa'yo. And you can be a money magnet. You can be a money machine. But mind you, okay, dun po sa mga, baka may mga maririnig kayo na parang magpapakita, ang bilis lang kumita sa Forex, ang bilis lang kumita sa crypto. Okay? I beg to disagree. Napakahirap po. Real talk. Based on my experience, my 15-year experience sa trading, napakahirap pong kumita sa trading. So marami kayong pagdadaan ng pagsubok. Marami kayong kailangang aralin. Kaya po konti lang ang nagtatagumpay. Alright? So wag nyo pong pagkakamalian ha, mahirap pong mag-trade. Hindi po madali. Tama ba ako, Tita Faye? Tama ba ako? Hindi madali. Pero once na mag-gets mo siya, okay, yun yung rewarding. Yun yung rewarding. Kasi konti lang nakakagets nito eh. Konti lang nakakasurvive dito. Okay, Tito, shout out para kay, ano, kay Bayaw na ipit sa wormhole. Tito, sino yan? Si Bayaw na ipit? Ay, very good. Yun naman ang purpose niya. Ano advice mo sa nagka-copy trade sa inyo sa gold? Okay lang po ba na iwan or need i-monitor? Ako personally, I would advise yung mga nakaka-copy trade sa akin sa gold, ha? Iwan nyo na po yan. Iwan nyo na. Huwag nyo na pong i-monitor. Okay, huwag nyo na pong i-monitor. Okay, and of course, yung ilagay nyo po ng capital is yung pera na you can afford to lose. Yung makakatulog ka kahit wala siya. Kasi pag nilagay mo dyan, yung capital na importante sa'yo, kita mo yung volatility ng market, hindi ka talaga makakatulog. Kung binabantayan nyo yung trade ko kahapon, nag-drawdown ako ng 30%. Kung binabantayan nyo yung trade kahapon, nag-drawdown ako ng 30% kahapon. So my capital went down by 30%. Di ba? So kung binabantayan mo, hindi ka sanay, natatakot ka, masi-shake out ka. Okay? So, importante po, no? Lagay nyo lang po ng capital dyan. Okay? Kahit saan, even hindi sa copy trade, sa futures trading, okay? Sa mga active trading accounts nyo, sa leverage trading, lagay nyo lang po ng capital yung pwede kayo matulog. Okay? Yung kahit anong mangyari, makakakain kayo. Hindi yung pinangutang na capital. Paano po mag-renew ng Tipay? Punta po ulit sa website. Okay? Tama. Sa website po. Tama. Oo, punta po kayo sa website. Ganun, same process po kung paano nyo kinuha yung Tipay. Shout, Tito. Any advice kay Bayaw? Kasi nagbobodega lang siya pagdating po ba ng bear market, ilalabas muna lahat ng BTC para makabili sa ulit sa ibaba or continuous lang hanggang next cycle. Tuloy lang ang DCA. Ako personally, ha, my plan is to sell majority this cycle and then just buy it back. Sell majority but not all kasi may mga syempre may mga nabili kayo, may sentimental value na sa'yo. but not all but majority, that's my plan, ha. Kayo po kung gusto nyo yon, nasa sa inyo. Okay, basta importante if you want to hold it kasi yung iba naman are holding it pamana na kasi aanin nga yung iba, hindi man kailangan yung pera, di ba? So aanin nga naman nila yung fiat, pamana na lang nila, just hold, continue mag-DCA. Alright? So, pwede naman din pong ganun. So, but ako, my plan is to sell majority this cycle and then wait and just buy it back. So, hindi tayo naiinip dahil meron tayong ginagawang active trading. Okay, dito June De Los Santos. Okay. Hello, Tito. Good morning. Tingin niyo po ba tapos na ang bull run? Yan, nasagot ko na yata to. I don't think tapos na yung bull run. Yun, sabi ni Tito Shop. So, pasabi, pagka exit ka na sa market, bubulong ko na lang sa'yo. Ha? Bubulong ko na lang. Okay? Lot size recommended mo, Tito, for beginner. Alright, pagka beginner, nagtatrade po kayo ng gold. Hindi ako nagtatrade ng ibang pair sa Forex. Depende po yan sa capital ninyo, but you can start at 0.01. Alright, especially if your capital is $100. So, ganito po. If you're a beginner, open an account in XNest. May demo po doon. Alright, sa demo, click nyo. Okay? Click nyo yung demo at ilagay nyo na capital, $100, ha?
baka naman maglagay ka doon ng $10,000 tapos pag nag-actual ka, $100 lang yung capital, di ba? Ang laki ng difference. Hindi ka matututo doon. So you put $100 kung $100 lang yung capital mo. So $100 na demo, 0.01. Alright? 0.01. So pwede po kayo mag-practice dyan sa XNES. Ayun! Eh paano? 5-4 na pala, mga titos and titas. Maraming salamat sa pagtambay nyo ngayong araw ng Thursday. Magkita-kita tayo bukas. Hopefully, sa regular time slot na natin. Ha? Sana marami kayong natutunan po, mga titos and titas. Meron po bang lifetime sa Tipay? Wala pong lifetime. You just have to renew it. Meron tayong 6 months. Ito, suggestion ko sa inyo bago tayo magtapos. Ha? Meron tayong 6 months subscription sa Tipay. Okay, ito po. Tamam ba? Ito. 6 months. Ang maganda rito sa 6 months, VIP yung Discord access mo. Front seat access to, 6 months. So, renew mo lang ng i-renew every 6 months dito. So, pwede nyo po yan ang kunin nyo na. Okay? So, para pati yung VIP Discord access makuha nyo. So, just go to our website, titovlogs.tv. Let's have a short prayer bago tayo mag-iwahiwalay. Dear Lord, maraming salamat po sa araw na to. Lord, salamat again sa energy, sa wisdom na pinahiram nyo sa amin. Siyempre, Lord, sa composure and confidence sa pagtitrade. Alam namin, Lord, na hindi ito madali. Itong journey na to hindi madali. Pag nandun ka na sa actual na trade, nag-iiba rin lahat. But with your guidance, with your blessing, Lord, nagagawa pa namin ng tama yung pagtitrade. Alam namin na kasama namin kayo, Lord. Lord, sana itong trading ay maging daan para yung mga kababayan namin ay mas mapalapit. Palapit po sa inyo at laging unahin na yung ginagawa nila, isipin nila na matutuwa ka ba sa mga gagawin namin, sa mga trades na gagawin namin. Because we know that everything we do is for you. Continue to bless us and guide us. All this we ask in Jesus' name. Amen. 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 Paano, mga titos and titas? Merienda time na! Bye!